Yes, good afternoon mga ka-letters in music. At eto na naman po tayo, medyo maulan na hapon. Pero syempre sisiguraduhin natin, masayang-masaya ang ating episode ngayon. Dahil nga, tuloy-tuloy pa rin po ang usapang PPP. Ano nga ba yung PPP ulit, mga class? Mga class talaga. Ang PPP, pista ng pelikulang Pilipino. At kung matatandaan ninyo, last Monday, nakasama natin dito si Sue at ibinahagi niya ang kanyang bagong pelikula. At naalala niyo ba, meron siyang parang dalawang love interests doon. At isa sa kanila ay kasama natin ngayong hapong ito. Kaya huwag na natin patagalin ba. Let's welcome back. Yes, he's back dito sa Letters and Music. Walang iba kundi ang napakagwapo, super talented na si Markus Paterson. Hello, what's up? Thank you for having me again. Yes, welcome back. Okay, parang kahapon lang nandito. Oo, na ako. Oo nga, no? Diba? Parang kailan lang. Ang mga pangarap mo'y kahirap abutin. De, parang kata yun. Ay, pero eto na nga, last Monday nga, na-mention ko nga kay Markus, andito si Sue at medyo nagkaroon na tayo ng sneak peek ha, kung tungkol saan ba yung pelikulang ang babaeng allergic sa WiFi. Ngayon gusto kong malaman, ano ang role ni Markus dito? Ang role ko dito sa allergic sa WiFi, ano kayo? I'm the boyfriend of Sue. Ah, ikaw si boyfriend. Ako yung boyfriend. Mm. Saan naman papasok si Jameson dyan? Siya yung kapatid ko. Ah! Ang hirap naman ang mga panyayari. So, magkapatid kayo. Mm-hmm. Magkapatid so, kami. Kanino mag-end up si Sue? Sikreto pa yan, ay, talaga naman. Ayaw sabihin ni Kuya Mark. Parang mapanood yun naman yung pelikula, di ba? Kapag spinoil ko, hindi. Wala na rin. Oh, sabagay, may point ka dyan. Pero kwento mo naman kami, kamusta naman yung shoot? Ano ba yung pinaka-challenge sa'yo sa pagpo-portray mo ng role mo dito? Nahirapan ka ba? Ito ba medyo malayo sa personality mo in real life? Medyo po. Kasi yung character ko na si Leo, mm-hmm. Ano siya eh, parang focus siya talaga sa sarili niya. Mm-hmm. Hindi naman siya sa selfish siya, self-centered. Ah. At ano siya, ano yung tawag din? He's good at multitasking kasi sobrang focus niya sa school, focus niya sa athletics niya kasi MVP siya, focus din siya sa girlfriend niya na si Sue. Kaso nagka-problema si Sue, kailangan niyang lumayo. Tapos parang he struggled to balance his love life and his work and his school and stuff. So parang nahirapan ako dun kasi I'm really lazy. Hindi ako mag-focus sa tao. Kahit hindi kasing multitasker ni Leo. Of course. At ako, pagdating sa love, ibubuhos ko talaga lahat. So, ayun. That's the only hard. Tapos, yung mahirap dito, first movie ko to. So, hindi ako kasanay sa mga shooting ganun. Pero it's a lot more. Parang yung prod, yung C-Direct, lahat, all the staff made it so much easier for me. Ayun. Yeah, so, fun. First movie to ni Marcos. First movie. Ito, gusto kong malaman, paano ka nag-prepare for the role? Parang meron bang mga workshops and kumbaga ano rin ba yung mga usual na sinasabi sa'yo ni Derek? Ano ba yung advice niya sa'yo para mas lalo mo pang maramdaman, mas lalo mong ma-portray ng tama yung iyong role? Ano usual yung advice sa'yo? Yung usual na advice na binibigay ni Derek, yung pag before a scene na either kung heavy scene or kailangan talagang galit. Like, kasi kapag you're really using your emotions, hindi mo talaga mapipigilan na lumabas yung yourself, not the character. So kailangan talagang, sabi niya lang sa atin na focus lang. Focus. Lang na, just be your character, yun lang. Parang hindi siya overstressing na director. Just be your character, enjoy yourself. Enjoy the scene, mga ganun lang. And enjoy your meal. Enjoy ano ba? The meal. Enjoy your meal. Of course. Sarap ang catering. Uy, pero ito, kamusta naman katrabaho si Sue? Sobra. Si Sue kasi best friend ko yung tagal na nun. Talaga? Parang 2 years, 3 years ago nakilala ko siya sa Chill Out. Uh-huh. Tapos ever since then, mag-best friend na kami. Pero best friend lang. Of course, best friend naman, lang. Oo naman, best friend lang. Kasi yung basta! Yun na yun. Alam nyo na yun. Gets nyo na. Okay, kailan ba natin mapapanood ang babaeng allergic sa WiFi? Meron ba yung mga shows na pwede nang ma-meet and greet yung cast? Meron pang mga promo-promo pero hindi pa po sigurado. In the talks pa rin. Pero of course, please guys, please watch ang Babaeng Allergic sa WiFi. August 15 to 21 po. Bahagi po kami ng pista ng pelikulang Pilipino. And yun, please support us and all the other movies included in the festival. Alright. At si Kuya Markus, you also have a song.
Of course, yes. I have two songs out. Wee Woo and East. They're available Spotify, YouTube, Amazon. Lahat. I don't... Lahat dami na. Dami na music streaming device. But yeah, it's available everywhere. And for more updates naman, i-share mo rin yung social media accounts mo. Lahat ng official, ha? Huwag yun sa poser. I keep updated with my day-to-day life. Please follow me sa Instagram, @Markus. And yung Twitter ko, Markus R. Paterson. At yung Facebook ko, Markus Paterson. You know. Alright. At ito pang huli ha, kasi inaabangan to ng mga fans, ng inyong mga followers. Ano naman ang inyong message sa kanila? Dahil talaga ng mga walang sawa ang pagsuporta nila sa inyo. Of course, sa lahat ng mga sumusuporta sa akin, maraming salamat talaga. And to think na we started just 2 years ago and ito na yung first movie ko. So obviously, I wouldn't be here without you guys. Maraming salamat talaga. And hopefully, more years to come. Yes, and hopefully, mas madalas pa namin kayo makasama dito sa Letters and sana, Music. Promise? Thank you. Okay, alright, recorded na yan. Nag-promise na po sila sa atin. Kaya naman, for sure nabitin kayo sa kwentuhan natin na with Markus and Kuya Wright. Pero don't worry, dali, pagpapatuloy po natin yan sa Pinas FM 95.5. Kaya samahan ninyo ako from 2 to 5 p.m. Meron din tayong live streaming. Ha? May Facebook Live tayo. Kaya naman, kung may mga questions kayo, pwede yun. Pwede tayo makipag-checkahan sa inyo ng live na live, real time, hindi fake time. Pero ito, again, thank you so much, Kuya Markus and Wright. At bago po tayo magpaalam sa ating mga ka-letters in music, paalala lamang po sa mga gustong maging DJ sa ating programa, mag-message lang po kayo sa aming Facebook page. Malay nyo po, mapasama kayo sa Wave 2 ng mga VJs dito sa Letters in Music. And of course, lagi po kayo maging updated sa mga happenings. Just log on to our Facebook page, facebook.com/net25tv, at pwede rin kayong magpadala ng mga requests ninyo. Kung meron kayong requested the music video, kung meron kayong request na gusto nyo makasama namin ng mga artists gaya ni Kuya Martin and Kuya Wright, mag-email po kayo sa amin sa lettersandmusic25@gmail.com. At bukod pa dyan, mapapanood din ang mga past episodes at segments ng Letters and Music sa aming YouTube channel. Just subscribe sa youtube.com/net25tv at mapapanood din kami at iba pang mga programs ng Net25 via live streaming. Just log on to www.eaglebroadcasting.net/net25tv at sa aming official website na www.net25.tv. At dahil dyan, sana na-enjoy nyo ang ating pakikipagkulitan with Markus Paterson and of course, Wright Carrion. At for sure, makakasama pa natin sila very, very soon dito sa ating programa. Kaya abangers kayo lagi dyan. But for now, it's bye-bye time. Once again, my name is Apple Shu and I'm one with 25. Thank you so much for this series, Hair and Nail Salon. Thank you, Markus. Thank you, Wright. Thank you. Kamsahamnida. 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 Ham, medyo ano sila na shy type.